Patrol tuwing Martes at Huwebes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, kasama sina Maureen, Hensel at Tang Madin. Dito lang sa DWXT 96.1 FM. Yes, good morning sa lahat ng nakikinig at nanonood sa 96.1 FM Tarlac, kaisa Radyo Patrol, hatid ng City Government of Tarlac sa pamumuno ni Mayor Christy Angeles. Live din po tayo sa Facebook page ng Tarlac City Information Office. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtutok. Makakasama niyo po kami mula 9 in the morning hanggang 10 a.m. every Tuesdays and Thursdays para maging updated sa latest happenings sa ating syudad at sa programang hatid ng ating butihing Mayor Christy Angeles. Yes, good morning po. Good morning, Tang Madin. Good morning sa iyo, Ali. Good morning kayo sa iyo, Mau. Good morning sa iyo, Jana, at mga kasamaan dito, mga galing sa Tokyo University. At mga good morning po sa ating pong mga kababayan dito sa Tarlac, lalo na sa ating mayora masipag at mabait na mayora, Mayor Christy Angeles, sa kanya pong si Engineer Vic Angeles, sa mga department heads, si Attorney Nomer Lobo and Attorney Castros, at ibang department heads pa. Sa inyo po lahat, ito po ang Yusuke sa impapoyin si Tatang Mading De Leon ay bumabati po sa inyo isang napakagandang Huwebes ng umaga. Yes. Bayang minamahal. Okay, Tang. Simulan po natin ang ating araw ng mabuting balita. Yes. Makakasama po natin ngayon. Nandito po ang ating IT na magaling na si John Michael Manuel. At kasama din po natin si Miss Maureen Clemente. At ating OJT na si Christine. At makakasama rin po natin live na live from Japan. It's Manami. Miami. Yes. Related ba siya kayo, no? Kay Kim Chu? Hindi po yata. Kamukha kasi eh. Napakaganda po, no? From Japan po siya. Yeah. So, Kim Chu is from Korea, no? South Korea. Bali, pumunta po siya dito sa Tarlac City. Nakita po niya ang ating syudad na talaga namang world class na may pagmamalaki. Oo. Okay. Again po, good morning po sa lahat ng nakatutok at nakikinig sa 96.1 FM Tarlac, kaisa Radyo Patrol. Again, patuloy lang po kayong tumangkilik at tumutok sa pakikinig. Kami po nandito 9 in the morning hanggang 10 a.m. Makakasama niyo po kami every Tuesdays and Thursdays. And tanggulan po sa balita natin ang mga naipahatid nating tulong sa pagbangon ng Taal. So, tulong ang mga sa pagbangon ng Taal sa Batangas. Angeles. At syempre po, collaborative effort po yan ng City Government of Tarlac. Kasi ang mga Tarlacenyo po, Tang, is talagang likas na mapagbigay. Ang dami pong tumulong, Tang, at kung akin po... Likas na mapagbigay at maunawain. Yes. Alright. At tsaka, Tang, banggitin lang natin yung mga tumulong sa atin, no? Nung mga nag-donate. Okay, proceed. DJ and Isaac Incorporated, Glyza Baun, Viela Espinosa Gonzalez, SK President Janice Ann De Los Reyes. Hello po sa inyo. Freddy De La Cruz, Irish Savellano, Christ Life Channel Evangelical Mission Church Incorporated, Ruby D. Tan, Shanera M. Aquino, Barangay Chairman Victoria Maliari, Barangay Chairman Arnold Mercado and Barangay Council, Barangay Chairman Jaime Yalung and Barangay Council, Barangay Chairman Imelda Rodriguez, Barangay Chairman Romero Taniedo. Maraming salamat po sa inyo. At meron pa po si Julie G. Santiago, Barangay Chairman Rosario Fider, Barangay Chairman Joseph G. Alimurong and Council, Dr. Lei Wong, Barangay Chairman Yolanda Corpus and Council. Maraming salamat po. Barangay Chairman Nelson Maglanok, Barangay Chairman Pacifico Tabaquero Jr., Barangay Chairman Catalino Tonelada III, and Barangay Chairman Marcy Pascual,
Barangay Chairman Amado Cortes, Barangay Chairman Mario Sapad, Barangay Chairman Jomar Limos, Barangay Chairman Mario Yalung, maraming maraming salamat po sa pagtulong ninyo sa mga Taal evacuees, Barangay Chairman Ferdinand Dirit, Barangay Chairman Jer John Viray, Barangay Chairman Winston Torres, City Councilor Vlad Rodriguez, Barangay Chairman Luz F. Garcia. And meron din po tayo sa Tarlac MAC Enterprises Incorporated, Luisita Branch, La Union, Capas, Dau, Paniki, Camiling, Santa Maria, Bulacan, Bayambang, Pangasinan. And also, meron din po tayo tulong galing sa Metro Town Mall, City Councilor Ato Chua, maraming maraming salamat po. Barangay Chairman Jose de los Reyes, Barangay Chairman Roberto C. Baladia, Barangay Chairman Rene P. Rojas, Barangay Chairman Ernesto S. Pingol, Barangay Chairman Albert P. Mercado, Barangay Chairman Pablo D. Lumba, Barangay Chairman Rudy Gomez, maraming salamat po sa pagtulong. Barangay Chairman Benjamin V. Iglesia Jr., Barangay Chairman Nelson Tiki, Barangay Chairman Rael M. Gatus, Barangay Chairman Edmundo Jesus F. Ibarra, Barangay Chairman Eliza L. Villanueva, Barangay Chairman Cinderella C. Puno, Barangay Chairman Edgar M. Sumat, Barangay Chairman Crisanto P. Daeng, Barangay Chairman Adriano M. Cortes. Tang, ang dami pong tumulong sa atin, no? Para maipabot po ang tulong natin sa Batangas. Halos lahat ng mga barangay council, barangay chairman ay tumulong dito sa mga donasyon na hiningi ng ating kagalang-galang na Mayor Cristy Angeles para ibigay sa mga biktima sa Taal Volcano. Yes. Talaga tong inisyatibo ng buong pusong ibinigay ng mga Tarlakenyo sa mga nasalanta ng pagsabog ng Taal Volcano ay hindi po matutumbasan, no? 2,000 pong mga relief packs yan na buong pusong inihandog ng ating mga kababayan at ang butihin nating mayor na si Mayor Cristy Angeles. At iba pang individual po or grupo man yan na organisasyon dito sa Tarlac City. Talagang mula sa Tarlac City tang, natyaga silang bumiyahe papunta ng Bulacan, Batangas, sorry, para maibigay yung mga donasyon. Yeah, nagano pala ito, naging marshal sa pagtungo sa Batangas ay si Hansel Kiling. Yes, Kiling po. Makita natin dyan na CDRRMC natin. MO head po natin, no? MO City Disaster Risk Reduction Management Office head. At tang matyaga po talaga nilang binahiyan. Yes, 2,000 po yan na mga bags na kompleto na po yung pack na yan. Meron pong basic necessities, may pagkain, may sabon, may toothbrush para po dun sa mga nasalanta po talaga ng Taal eruption. Malayo-layo din ang dinaanan nila papuntang Batangas dahil kasi hindi sila makakadaan sa EDSA because of the truck ban sa EDSA. So, imikot lang sila ngayon. Dumaan sila sa Manila City proper. Patapos doon sa may papuntang Rojas Boulevard. Tuloy-tuloy na sila doon. Papuntang Batangas area. Maraming maraming salamat po mga Tarlakenyo sa lahat po ng tumulong, sa lahat ng may mga mabubuting kalooban dito sa Tarlac City. At banggitin na po natin, no, yung mga na-donate din tang. Napakarami po kasi niyan, para mapasalamatan po yung mga nag-donate ng mga gamit na to, mga pagkain. 1/2 caban of rice, 25 kilos, 82 sacks tang ang nag-donate. Caban of rice, 50 kilos, 2 sako po ang nag-donate. Bottled water, 1,726 pong bottled water yung mga yan. Assorted canned goods, 1,909. Salamat po sa lahat ng nag-donate ng canned goods din. Kasi kailangan po talaga yan ng mga evacuees tang, no? Lalo na yung hindi perishable agad na food items. And also, meron din tayong assorted noodles. 4,868 po ang nag-donate ng assorted noodles. Maraming salamat po sa inyo. Assorted bath soap, 202. Assorted toothpaste, 348.
assorted toothpaste tube, 16. Toothbrush for adult, 138. Shampoo sachet, 323. Ang na-donate po. Baby diapers, 100 po. Assorted oatmeal, 59. Assorted biscuits, 1,005. Assorted coffee, 542. Kailangan po talaga ang kape sa umaga, yes. No? Okay. Assorted... Sinama sana niya yung tea. Yes. Cha. Para po magpadagdag, no? And assorted powdered milk and chocolate milk, 48 packs. Assorted detergent bar and powder, 148. Assorted toiletries, 75. New blankets, 20. Assorted plates, 87. Assorted used clothes, jackets, 64 boxes. Ang dami tang nung mga damit, no? And assorted used clothes, blankets, and towels, 46 bundles. Assorted used clothes, 4 bags. And also, moving forward tang, Oplan Angel Disciplina muna. Yoy, Martel. Mm-hmm. Diniscuss namin ni Hensel yan noong nakaraang Martes. Na kung saan sumama ang mga barangay officials dyan sa Maligaya, Balete, Central, at Papalaksaw. Yes, at saka sa Paraiso, hanggang sa San Miguel, ganyan. At kasama daw nila dyan, si Marky Kohuanko, at saka yung head, si Mr. Timbol. Si Mr. Timbol, yung head ng Lucita Realty Corporation. Kaya naging matagumpay ang kanilang operasyon tungkol sa Oplan Disiplina muna. Ah, yes! Congratulations naman po dyan. At ang patuloy pa rin po yan, no? Alinsunod kasi sa direktiba ni Mayor Christy Angeles, patuloy pa rin masusing pagpapatupad ng mga batas at ordinansang pangkaayusan at kalinisan. Nagtungo yung Oplan Angel Disiplina muna, Angel Disiplina muna team sa Uptown Market mula sa kanilang operasyon sa Luisita Access Road noong 10 ng Pebrero. Sinuri po kasi nung grupo nila yung kalagayan at ginawan agad ng aksyon yung mga illegal structures, illegally parked vehicles, kalinisan at iba pa. Laking gulat nga po nung grupo, pasintabali po dun sa mga kumakain po dyan. Laking gulat nila kasi bumungad po yung mga gabundok na tambak na basura at madudumi at mababahong pwesto ng mga nagtitinda po ng isda. Diyan daw Tomas ang presyo ni Angel nung makita yung katambak na basura. Ay, Diyos ko. Please naman po. Sa Uptown Market. Yes po, please naman po, maging disiplinado po tayo sa pagtitinda po at saka sa pagtabi po ng mga basura natin. Huwag po nating ikalat kung saan-saan, di ba po? Kasama rin dyan, no, sa operation na yan, si Attorney Nomer Lobo, ang ating administrator. Naglipa na po kasi daw tang yung mga lamang loob, tsaka yung mga dugo ng mga isda. At napakabaho po tang... Dali-dalian naman daw nagpatawag si Attorney Lumer Lobotang ng maghahakot tsaka yung maglilinis dun sa mga nasabing dumi pagkatapos paalanahanan sa yung mga nagtitinda talaga dun sa lugar at tsaka yung mga nakaparada sa kahalagahan ng tamang kaayusan, kalinisan at tsaka disiplina po. Syempre first and foremost yung disiplina po talaga. Sa lahat ng gagawin natin, sa kaayusan, sa traffic, putang, yan ang dapat ini-instill po talaga sa mga Tarlacanian. Kaya yan po yung number one priority ni Mayor Christy Angeles na ma-instill yung discipline sa mga Tarlacanio dito sa Tarlac City. Ako naniniwala ko, this is only my personal opinion, naniniwala ko na para mapatupad natin ang disiplina yan, no, sa mga nagtitinda dyan sa Uptown Market. Kahit ka sa Downtown Market, ay yung mag-ano tayo ng ordinansa na bawal pagtatapon ng mga basura dyan sa kung saan-saan lang dito sa Uptown Market and Downtown Market at
Ang magbabayad sa ordinansa niyan ay dapat may karampatang parusa o penalty. Mm-hmm. Para sa ganun, matatakot sila. Dahil kasi alam nila kung walang penalty, walang parusa, ha? Wala silang obligasyon na magbayad sa kanilang violations, mm-hmm. Hindi sila natatakot eh. Ganun ang tao eh. Natural sa tao yun. Pag yes, walang, alam nilang may, walang parusa at walang penalty, ha? Kahit ano, kahit saan nagtatapon ng basura yan. Yes, putang. Kaya po inaanyayahan po natin lahat ng pamahalang lungsod ng Tarlac ang bawat isa po na maging responsable at makiisa po sa atikain ng ating buting alkalde na mas maging disiplinado at mas malinis ang lungsod ng Tarlac. Diba, Tang? Kaya patuloy pa rin po yung pagpapatibay ng mga executive orders or pagpapatupad nito. Executive Order 26, isa na rin po to yung nationwide smoking ban order. Smoking ban. Na-inisyo ni President Rodrigo Duterte. Tama, Tang. Pinapaalalahanan at inaabisuhan lahat ang publiko ng bawat barangay health worker. Sila kasi, Tang, yung magsisilbing tagapangasiwa at saka yung tagapagpatupad ng nasabing batas. Tama. At meron silang otoridad para manita, yes, magbawal at manghuli ng sinumang naninigarilyo at nagbebenta o bumibili ng sigarilyo sa pampublikong lugar. Diba po? Sangklap naman. Bawal talaga yan. Tama yan. Alright. Maraming salamat. Magpasalamat din po tayo, Tang, kasi yung mga barangay health workers, sila ang magiging parang security guard ng mga Tarlacenyo na manguhuli sa kanila kapag lumalabag sila sa batas. Ang ano ko lang, suggestion ko, payo ko sa mga health workers natin, na huwag silang mahihiya at huwag silang matatakot manita. Ha? Eh sabihin lang na kung dahil yan ay bawal, ordinansa yan, batas yan, executive orders yan na dapat natin sundin. Ngayon, kung sa pangalawa, tatlong violations nila, karagdagan mabigyan ng parusa. May karampatang parusa actually, Tang, yan yung mga naninigarilyo, yes, sa mga pampublikong lugar. However, Tang, do we encourage mga Tarlacenyos, kapwa nating Tarlacenyos, na kung pwede rin paalalahanan din yung iba na huwag mag-sigarilyo, Tang. Kasi number one po yan, dapat na kumikilos din po tayong mismong mga taga Tarlac City, hindi ba, Tang? Hindi natin iaasa lahat. Alam mo ako, kung kadalasan sinasabihin ko ating mga kababayan, lalo na ito kung naninigarilyo at saka sa mga public, na huwag silang manigarilyo sa mga public places. At sinabi ko na huwag na silang manigarilyo dahil ang paninigarilyo ay masama sa katawan ng tao. Pero alam sa ang sabi sa akin, ano, malakas po pa naman ako eh. Napapatawa ako sa kanila. Malakas ka ngayon. Eh sa kalaunanan ako, yan ay makakantam no ang sakit. Yes. Marami pong masama talagang epekto ang paninigarilyo. Kaya mga kababayan, tigil na po natin yan. Especially po kung hindi naman po talaga kaya, eh sa bahay-bahay na lang po tayo maglagi. Huwag na po tayong lumabas pa sa public places para hindi na rin po kayo matikitan. Yes. Okay? Ang paninigarilyo ay maaring magdulot ng iba't ibang sakit gaya ng high blood pressure, cancer sa baga, bibig, lalamunan, matres at marami pang iba. So nakakatakot talaga, Tang, ang smoking, no? Sino mang mahuhuli, Tang, na lumabag sa nasabing batas, ito na po, Tang, magmumulta sila ng 500 pesos hanggang 10,000 pesos. Meron pa nagsabi sa akin eh. Sabi nila, ang mga lolo namin doon sa ano, ay sila nabuhay ng 90 to 100 years. Noon yun na hindi wala masyadong chemical ang mga sigarilyo. Tama po. Na ang sinisigarilyo nila yung bilot. Bilot na tabako. Opo. Na galing sa Ilocos. Eh walang chemical yun eh. Eh ngayon ang mga sigarilyo ngayon puno ng chemical. So, yun ang nagpapasakit, nagpaparagdag na sakit sa katawan ng tao. Mm-hmm. Yung chemical. So no to smoking po, yes, tayo sa government of Tarlac, sir. And then, tuloy-tuloy po tayo sa pamumuno ni Mayor Cristy Angeles. Kasalukuyan din pong naganap ang isang seminar patungkol sa 2019 novel coronavirus. Ginanap po yan sa executive boardroom, yes, ng pamahalang lungsod ng Tarlac. Speaking of coronavirus, hindi na coronavirus ang pangalan ngayon. Hindi may bagong po pangalan, COVID-19. COVID-19 na siya, Tang, no? Oh. Mm-hmm.
Pero nung isang araw, nasabi ko sa programa natin, dahil wala pang pangalan, sabi ko, gawin mong pangalan, human virus. Bakit? Galing sa China. Sa China. Ngayon naman, meron ng pangalang binigay ang WHO, World Health Organization, yung COVID-19. So, napangalanan na siya, no? Hindi na kung ano-ano ang katawag natin sa virus na to. Okay. Dahil nga po gusto ni Mayor Cristy Angeles na talagang maging ready ang Tarlac City dito sa virus na to, prevention po tayo, ay iba-iba po talagang mga departments po ang pinatawag niya. Nilahukan to ng mga kawani galing ng Department of Health, Barangay Council, Philippine National Police, Tarlac City, Rural Health Unit Doctors at Barangay Health Workers. Mas inunawa nila tang yung mga bagay-bagay tungkol sa NCOV kasi hindi naman po tayo lahat professionals pagdating dun sa information dun po sa prevention po ng virus upang maibsan po yung takot at saka pangamba ng mga publiko po ng mga tao dito sa Tarlac City tang kasi meron ko idadagdag diyan yung information na yung mga ibang tao diyan sa Mekapas medyo nakakaroon ng apprehension nga dahil napabalita na dalawa doon sa 30 na napunta, naka-confine ngayon, naka-quarantine dyan sa village, athletes village dyan sa Kapas ay na-hospital. Ang pagka-hospital po, hindi ho sanhi ng COVID-19. Tama. Ang pagka-hospital po ay dahil sa sakit na diarrhea. Iba ho yung diarrhea kaysa sa COVID-19. Tayo po, kahit namisyan, nakakaroon tayo ng diarrhea. Ito po, pasyasa lang sa mga nagano. Natural lang yung sa tao yun. Mm-hmm. Baka nakakain na siya ng, halimbawa, mangga, o santol, pagkatapos uminom, ayan, makakaroon ng diarrhea. Siyempre. Pero ang importante, wala hong sakit o symptoms na nakita doon sa dalawang OFW na naka-confine o naka-quarantine dyan sa Kapas, Clarkfield City. Yan talaga tang, no? Dapat maging mapanuri din po tayo sa mga information na tinitingnan natin sa Facebook, di ba po? Or sa kahit na ano pa mong mode of access sa media, no? Hindi po tayo agad dapat naniniwala. Dapat po, biniverify po natin yan. At ano po ba yung mga dapat nating pagtanungan ng mga Department of Health, City Government, Provincial Government, of Tarlac. Dito po tayo makinig ng mga valid information. Ito nabasa ko isang araw, lumabas sa Facebook, na ang Tarlac Provincial Hospital daw ay naka-lockdown na. Imagine, naka-lockdown, ang nagsabi sa kanila ay ano lang, security. O isang ordinaryong tao na hindi, no, na walang batayan. Walang basayan. Ang kanilang impormasyon na sinasabi. Samantalang ako, may kapitbahay ako ng doktor na dyan sa TPH. Tinanong ko sa kanila kung may katotohanan yung lumalabas sa FB na naka-lockdown ng Tarlac Provincial Hospital. Hindi po totoo, sabi nila. Yun nga po, tang. May sakit na dumating doon. Maraming sakit, taong may kasakit na po dinadala sa hospital. Pero hindi po sa sintomas ng COVID-19. Tsaka tang dagdag lang natin, prepared po talaga ang City Government of Tarlac regarding sa prevention ng virus. Kaya wag po tayong mag-alala, basta ang gawin po natin is pagtibayin natin yung ating health, magkaroon tayo ng proper hygiene. Tama. Okay, proceed. Okay. And yung pong usapan na nangyari din po sa Executive Boardroom, tuloy lang po natin tang, yung mga impormasyon na magagamit ukol sa NCOV, lalo na tungkol sa guidelines at saka yung mga hakbang or procedures na ipinapatupad ng pamahalang lungsod upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sanhi ng coronavirus. At pati na rin tang yung pagkalat ng mga maling information. Yun nga daw, may karampatan na rin pong parusa ang mga nagkakalat ng mga fake news. So yung mga nagkakalat po ng fake news, ingat-ingat po dyan. Yeah.
Alright! Good news naman tang, Angel Care 2020! So, napakasipag talaga nating mayor, si Mayor Cristy Angeles, no? No time to rest ang Angel Care team! Walang kapares na public service ang hatid ni Mayor Cristy Angeles, kaya nagtungo po sila sa Barangay Dolores para magbigay po ng walang kapagurang serbisyo sa mga tao po ng Barangay Dolores. Alright? And, hit na hit din po yung libreng medical check-up sa buong barangay. Napakahaba ng pilatang at ng mga kumukuha ng gamot. Talagang yan ang number one sa mga Tarlakenyo, no? Kasi napakamahal po talaga ng mga gamot kung bibilhin mo sa labas. Yan ang magandang programa ni Mayor Mayor Angeles. Mm-hmm. Na inilalapit niya ang City Hall sa mga tao sa mga barangay. Yes. Di ba? Hindi na kailangan pa ang tao pumunta sa City Hall, kundi sa City Hall na mismo, sa pangunguna ni Mayor Cristy, pumupunta sila sa mga iba't ibang barangay. Dala ang Angel Care Program. Yes! Alright. Tang, nabalitaan nyo din po ba yung serbisyong walang pinipili ng City Hall? Yo. Anong mang relihiyon, lahat ay kasali. Yan ang administrasyon ni Mayor Cristy Angeles nang winelcome niya sa opisina niya yung mga bagong officers ng United Muslim Bangsamoro Community Association of Tarlac, or tawag natin na UMBICAT. Yes, kasi si Mayor Cristy Angeles, naniniwala siya sa constitutional provision ng ating bansa na mayor o kinikinala niya at naniniwala siya sa tinatawag na freedom of religion. Yes! Clap-clap naman po dyan. Kahit sino pa sila, anong reliyon nila, basta lumapit sa kanya, tutulungan siya. Tutulungan nila ang mga tao. Yes, wala po talagang pinipili ang serbisyong Angeles, no, Tang? Mapa-Muslim man, mapaanong reliyon man, lahat yung kasali. Walang naiiwan, sabi nga niyan. Alright. And Tang, yung mga bagong officers dyan sa United Muslim Bangsamoro Community Association of Tarlac is number one po yan. Ang president nila is Mamondion S. Molia. Yes. And then, Vice President Mocha M. Olama. Secretary naman po is Alsoday Sarip. Treasurer is Zaiton D. Pangandanum. Yan po yung mga bagong officers ng United Muslim Bangsamoro Community. Mahirap matandaan ang pangalan ng mga Muslim, ano? At pagpatuloy po natin, may auditor po si Bashir M. Bato. Ito po. Business manager naman po, Menswari F. Tarawi. Okay, social manager, Kalima G. Saadonen. Information officer, meron din po sila, Mama P. Raali. Yes. Kasi nais po ng ating buting ina ng lungsod na magkaroon ng Muslim Affairs Office para mas maging madali ang coordination at saka matamasa din po ng mga kapatid nating Muslim ang mga programa ng pamahalang lungsod. Maganda yan. Maganda yung mungkahi ni Mayor Cristy na magkaroon ng Muslim Affairs Office dyan sa ating syudad. Upo sa ganun ay mapalapit ang mga loob ng mga Muslim sa ating government, city government. Yes, because we're all in one sa city government of Tarlac po. Sama-sama po tayo, ang team nga natin ay magkaisa, bawat oras, sama-sama. Sama-sama tayong lahat sa pag-unlad. In short, boss. Bawat oras, sama-sama. Yes. And moving forward, Tang, disiplina sa Uptown Public Market. Yes. Dahil nga po, inatasan din ni Mayor Cristy Angeles ang ating offline angel disiplina muna team. So, nagkaroon po ng biglaang inspeksyon sa Uptown Public Market nung nakaraang February 12, 2020. Yan. Pinagutos kasi ni Mayor Cristy Angeles na mas paigtingin pa ang pagpapatupad ng City Ordinance Number 01508 o ang Anti-Littering Ordinance ng Lungsod na nakatuon sa mga maninindi ng pampublikong pamilian. Pinaalalahanan din ng bawat isa na sundin ang umiiral na ordinansang pangkalinisan. Kaupo lang parusang ipinataw ng pamahalang lungsod ng Tarlac sa mga paglabag na nasaksihan.
Patuloy po at aasahan na mas maigting pa ang pagdidisiplina sa ilalim ng Angel, ang Hell o Plan Disiplina Muna campaign. Alam mo, Ali, additional information, noong ma-approve ang ordinanseng yan, yung ordinansa 0158, ay noong panahon ako'y consular pa ng Tarlac City. Ang may akda niya ng ordinansa niyan ay walang iba kundi si Councilor, dating Councilor Bibi Lugay III, na ngayon ay Provincial Tourism Officer sa Kapitolyo. Alright. Pero ito talaga kapag strict implementation talaga ngayon ng city government Tarlac, no? Pero nakikiusap din tayo sa mga Tarlacenyo na sila na mismo, no, magkaroon ng disiplina tang kasi disiplina po talaga ang susi sa kaunlaran ng ating lungsod. All right. And tang ongoing po ang ating registration to vote. Bumoto po tayo at exercise our right to vote. Magtungo lang sa COMELEC office na matatagpuan sa unang palapag ng Tarlac City Hall mula 8 in the morning ng umaga hanggang 5 p.m. po 'yan. And magparehistro para makaboto tang. Makaregister na po kayo, syempre tang. Syempre, 37 years na ako sa politika. Alright po. And also, encourage everyone to register for voting tang kasi importante po ang boto ng bawat isa, bawat Tarlacenyo. Alright. Yung sinasabihan na mag-register, yung mga bagong butante ngayon na 18 years old, ang 18 years old, pataas. Mm-hmm, tama po. Yung pataas kung hindi pa sila nakapag-register. Pero yung mga bagong butante ngayon, dapat mag-register. Mm-hmm. Dahil malapit ng eleksyon 2022. Pwede rin po silang magpa-change, no? Single to married po, no? And also, tang, kumustahin naman natin yung mga nakatutok ngayon sa 96.1 Kaisa FM Radio Tarlac. So, nanonood po dito si Carmela Di Canosa. Hello po, good morning. And Prince Raniola is watching as well. Hello, Dave Alexis Patdu. Yes, classmate, good morning. Jules De Guzman Palad. Good morning pa, shout out madam for Palad family. Good morning, Palad family. Diyan sa matatalayeb. Hindi po sinabi kung si Abelardo Palad. Okay, ang dami pong kilala tang. Okay. And meron naman po dito si Jules De Guzman Palad. Dapat kasi ma'am, sir, wala nang factory ng cigarettes para totally smoke-free na tayo. Yes. Alright. And good morning, Tarlac City Information Office sa lahat ng tagapakinig ng Kaisa Radio TV. Okay, and hindi ko mabasa tang yung pangalan niya. Good morning sa lahat ng tagapagsubaybay ng Kaisa Radio TV. Good morning din sa'yo. Baka nakasulit ng karakter. Karakter nga tang. Japanese at saka Chinese. Yes. And also, galing sa CMDESO office, Engineer Arnold Samsung, ma'am, pa-announce po special recruitment activity for overseas po February 14 at CMDESO office. Yan po ay sa Tarlac City Hall. PESO office po. Alright. February 14 po yan, recruitment activity. And from Jennifer Santos, magandang umaga po, maraming salamat po sa Angel Care. Isa po ang lola at tita ko sa natulungan sa San Vicente. Keep it up po, ang daming natutulungan ng inyong programa, Mayora. God bless. Okay. And last po, Marife C. Escoto, good morning din po sa inyo at Rodel Malungkot. Good morning sa inyong lahat. Good morning, good morning. Have a great day po sa inyong lahat. And break lang po tayo. Thank you. Angel Care Program, public service mula 2016. Muling mapipil ang Angel Care 17-in-1 program ni Mayor Cristy Aquiles sa 76 na barangays ng Tarlac City. Less consumption sa free late birth certificate registration. Angel Care, hatid ng City Government of Tarlac at ni Mayor Cristy Aquiles. Angel Care Program, public service mula 2016. Muling mapipil ang Angel Care 17-in-1 program ni Mayor Cristy Aquiles sa 76 na barangays ng Tarlac City.
Aksyong legal ba ang kailangan? Free legal advice ay tanggapin ng walang alinlangan. Angel Care, hatid ng City Government of Tarlac at ni Mayor Christy Angeles. Angel Care Program, public service mula 2016. Muling mapipil ang Angel Care 17-in-1 program ni Mayor Christy Angeles sa 76 na barangays ng Tarlac City. Libreng salamin para sa malinaw na paningin. Angel Care, hatid ng City Government of Tarlac at ni Mayor Christy Angeles. Angel Care Program, public service mula 2016. Muling mapipil ang Angel Care 17-in-1 program ni Mayor Christy Angeles sa 76 na barangays ng Tarlac City. Libreng newborn kit ang aming hatid kay mommy at kay baby. Angel Care, hatid ng City Government of Tarlac at ni Mayor Christy Angeles. Angel Care Program, public service mula 2016. Muling mapipil ang Angel Care 17-in-1 program ni Mayor Christy Angeles sa 76 na barangays ng Tarlac City. Libreng gamot, hindi pagdadamot ng Angel Care Pharmacy. Angel Care, hatid ng City Government of Tarlac at ni Mayor Christy Angeles. Angel Care Program, public service mula 2016. Muling mapipil ang Angel Care 17-in-1 program ni Mayor Christy Angeles sa 76 na barangays ng Tarlac City. Libreng medical at dental check-up na parang mapagmahal na yakap ni Mayor Christy. Angel Care, hatid ng City Government of Tarlac at ni Mayor Christy Angeles. Angel Care Program, public service mula 2016. Muling mafe-feel ang Angel Care 17-in-1 program ni Mayor Christy Angeles sa 76 na barangays ng Tarlac City. Free anti-rabies vaccine ang makukuha para sa inyong mga alagang aso at pusa. Angel Care, hatid ng City Government of Tarlac at ni Mayor Christy Angeles. Angel Care Program, public service mula 2016. Muling mafe-feel ang Angel Care 17-in-1 program ni Mayor Christy Angeles sa 76 na barangays ng Tarlac City. Know your blood type sa free blood typing na hatid namin. Angel Care, hatid ng City Government of Tarlac at ni Mayor Christy Angeles. Kaisa Radyo Patrol tuwing Martes at Huwebes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, kasama sina Maureen, Hensel at Tang Madin. Dito lang sa DWXT 96.1 FM. Alright, nagbabalik po tayo sa 96.1 Kaisa Radyo Patrol. At makakasama po natin ngayon ang ating kaibigan galing ng Japan. Hello, kind of greet everyone here at the studio and over Tarlac City. Ohayou gozaimasu. Yes, medyo mahina po. Okay. Make it little bit louder. So that they can hear you. Ohayou gozaimasu. Yeah. Good morning din sa iyo. Yes, from Dubai. Yung apo ko nandiyan eh, sa Dubai. Nurse dyan sa Dubai. Yes, mag-hello po tayo. Oh, hello. And meron din po tayo, Samantha Santiago. Good morning po, Tarlac City. Congrats sa LGU ng Tarlac City for keeping the general public informed on the latest news sa Tarlac City, especially sa mga PUI dito. Yes, good morning po. Salamat din po sa pakikinig at pagtutok. And meron din po tayo from Nimach, Nadlor Sunshine. Hello, good morning po sa inyo. Pabati po kay Tatang Sue Roldan ng Barangay Kulipat. Salamat po. Good morning. Alright. And also, kindly please, Tarlac City. And also, you're from Japan. Yes. Yes. You came here in Tarlac City to learn I started learning about
Tarlac City, Walks, and College. Yeah, she came from Tokyo University in Tokyo City University in Japan. Sorry, she's a Manami from Japan. Welcome, welcome in Tarlac City, and we are pleased to offer you all what our city can offer, and just enjoy the city. We'll be showing you what Tarlac City is all about. Thank you. Okay. You can also greet your loved ones in Japan. You can greet your mom and father. Mama to Papa, genki ni shite masu ka? Yes, greet din niya yung mother and father niya sa Japan. Okay. And tama din nga, may explain ko yung sabihin. Sa kanya? Well, I am very thankful indeed that meron tayong bisita ngayon sa katauhan ni Miss Madam name? Madami. Madami, ha? Manami. Oh. I thought Madami, Manami. You look like one of our actors in the Philippines, Kim Chu, who hails from South Korea, but she is permanently staying in the Philippines. I have a sister-in-law also living in Japan. Oh, really? Ang pangalan niya, Mrs. Erlinda Ito. Is there a Ito family in Japan? Oh, yes, Ito, yes. I-T-O, Ito. I know. You know, huh? Yes. She's almost 20 years staying in Japan. Alright. Thank you. And salamat po ng marami sa lahat ng nakatutog sa 96.1 Kaisa Radyo Patrol. May pahabol pa po tang na nagtatanong. Good morning, Tarlac City. Pa-shoutout po sa office namin beside Tarlac City's Hall, PG Dumay as law firm. Hello, Mr. Dren Martin Bueno II. May nagtatanong po tang si Nene Ermina Dupitas. Ask ko lang po ano pong balita sa NCOV dito sa Tarlac. Tang nakatutok po siya. Ano daw po ang balita dito sa NCOV dito sa Tarlac? As of this moment po, wala pong confirm. Tumutok lang po kayo sa Department of Health, Tarlac City Information Office para po sa mga latest happenings po sa Tarlac City and regarding po dito sa napapanong usapan, which is yung NCOV. Okay? So, wala pong balita, wala pong confirmed cases dito sa Tarlac. Yun po ang as of this moment po, ang labas, ang press release po. They might be referring to the 30 OFWs that are not confined or put under quarantine in Capas, Tarlac, Capas City, Clark City in Capas. Those are considered as PUM, person under monitoring. Yes. And there is no yet the results as far as the tests given by the Department of Health, insofar as COVID-19 is concerned. Alright, yun po. Sana po nasagot ang inyong katanungan, Nene Ermina Dupitas. Okay, so, tuloy-tuloy po, ano po kaya ang pwede nating masabi sa mga kapwa nating Tarlacenyo ngayon na tayo makiisa po sila sa atin sa offline na Dapat na tayo, inihikayat ko po ang ating mga kababayan dito sa siyudad ng Tarlac na tayo po ay makiayon na tumulong sa programa, mga iba't ibang programa ni Mayor Cristy Angeles, lalo na sa mga binigay na binasa kanina, yung offline kalinisan, offline disiplina muna, at pagsunod sa mga iba't ibang ordinansa natin tungkol sa basura, sa trapiko, at saka sa kalinisan. Ito po ay importante upang sa ganun po ay masawata natin ang paglaganap ng NCOVID sa buong mundo. Kundi tayong mismo dito sa Tarlac ay dapat mag-ingat sa sakit na yan.
Well, it is true. Wala pa tayo dito sa talag. Yes, tama po yan. So, negative po ang result sa mga nagtatanong po kung merong ng NCOV dito sa Tarlac. Again po, prevention is better than cure. So, yes, mag-ingat po tayo. Proper hand washing po. At uminom po tayo ng vitamins. Yes. Vitamins, multivitamins. Yes, huwag muna tayo maglalagi sa mga matataong lugar again. Kaya kung wala, B1, B6, and B12. Bilis ng oras, no, Tang? Magtatapos na tayo ngayon. Paalam na tayo sa ating mga Tarlacen. Baka meron pa tayong extra hour. Well, dumating na po ang takdang oras. Pansamantala po mamamaalam po ang iyong mga lingkod. Una na po, ito po ngayong suki sa ipapawid si Tatang Madin De Leon ay nagpapaalam po sa inyong lahat. Upang sa ganun ay ininikahit po namin na kayo makinig muli sa programa ng Kaisa Radio Patrol. Ito po ay programa ni Mayora Cristy Angeles. Manano sanang patumbay na katamo ni Diyos sa Mayupaya, kikikatamong pamibibi, ligtas ginanaman sakit at kapahamakan, kisap na, kikikatamong dakilan tagapaglitas, Ginoong Yesu Cristo. Bye-bye! Bye-bye! And also, okay. Nagsasign out na po kami. Ako po si Eliza Miranda, ang iyong kaisa. Have a good, good day, mga Tarlacenyo. Bye!